Good day mga pare ko, so welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon guys sa Bike Planet. May Kawayan Branch para sa isang bike check video. Ayan, so napakaganda na ibabike check natin guys. Budget na budget ang gaang sa bunsa pero hindi tinipid sa pyesa. Ayan, so ang ibabike check natin dito guys ay Foxeye Rollins 5. Tamang-tama ito guys sa mga naghahanap ng budget mountain bike para makapasyal-pasyal dyan sa tabi-tabi, mamamalengke. Pwede rin to guys, pambiyahe-biyahe sa malayuan. Ayan o, binti na lang, ang kulang. Makakasikad ka na. Ayan, wala na tayong intro-intro guys. Diretso ka agad tayo sa bike check video nitong Foxeye Rollins 5. So ayan, kita nyo guys o, ang ganda ng ating tindig ng ating mountain bike. Bago natin simulan ng bike check guys, ang Foxeye Rollins 5 ay available in 27.5 at 29. So ang nasa harapan natin ngayon guys, tingnan natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay 29er guys. Ayan, 29er ang ating bike. Pero tingnan mo naman guys, ang ganda ng tindig nyo. So yung frame niya guys ay 15.5. Kung hindi ako nagkakamali, that is small guys. Tamang-tama ito guys sa maliliit. Pero gusto ng malaking bike. Ayan, kasi yung top tube niya guys mababa. So hindi tatama yung ngitsi mo dyan. Ayan, ngit. Pwede rin to guys sa mga babae. Kasi nakababa yung top tube. So again, 15.5 ang ating frame. Ayan, ang ganda oh. Ito yung una ko kagad napansin dyan. Kita nyo guys, mula dito sa seat stay, papunta doon sa top tube, isang straight 'yan. Diretso-diretso guys oh. Oh. 'Di ba? So ang ganda ng tindi. Tapos ito tingnan niyo 'tong top tube oh. Nakapasok sa loob ng seats stay. Ayun, na nandito sa loob. Ang gandang tingnan guys, talaga promise. Nailab ako dito sa frame na 'to. At syempre may bridge 'yung ating seat stay. Pabilog ang ating seat stay. Pabilog talaga siya, as in bilog na bilog. Ayan. At ang ating seat tube guys, bilog din, natubong tubo, ayan, frame size 15.5. Yung nakikita natin decals dito ng kulay itim, itim lang naman yung makikita natin decals dito. Lahat yan ay pintura guys, makines, naka top coat yan. Mula dito, hanggang dyan, hanggang dito, lahat talaga guys. Halos hindi ko siya makapao, oh, naka top coat siya, ang ganda. And dito sa seat stay, meron lang siyang black na gento, hindi ko alam ano, parang fins yata to. Tapos ang liit ng buka dito, papunta dito sa chainstay. Sa chainstay may nakalagay siyang Rollins 5 29. Dito dumaan yung kable ng RD. So ano to? Paoblong na dito, then palapad dito. At ito guys, interesting din talaga. Tingnan nyo to, buntis. Buntis yung ating chainstay dito. Galing oh. Nabuundat dito. Ayan. At syempre ang dropout natin guys, napapalitan. At may bridge din ang ating chainstay. At meron siyang stopper kung sakaling gusto mo maglagay ng FD. Ang tawag yata sa FD na gagamitin dito ay downpull. Kasi hinahatak siya pababa. Ayan. So additional info guys, pag ang FD nandito, side swing yan. Pag ang FD nandito, ang kable ay uppull. Ayan. So may bago tayong natutunan. Ayan. Siyempre yan ay gawa sa aluminum 66. Ayan, nakasulat guys. Siyempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng ating cage. Ayan, pwede kayong maglagay ng malamig na beer dyan. Sarap niya, no? At siyempre, Foxeye. Ito, alternate guys ang shape nito. Dito, rectangle. Andito yung mahabang side. Tapos, magpapalit siya ng shape or ng side. Nandito naman yung mahaba. Dito naman yung maiksi. Tapos, naka-internal cabling tayo guys. Ito, wala. Available yan guys. Available, single, and ready to mingle. Then tingnan natin sa kabila. Ayun, andito yung dalawang kable. Isa dito sa down tube at isa dito sa top tube. Ayan. At hindi ko nakita ito guys. So, change your life. Magbabago ang iyong buhay daw. Pag sinakyan mo itong Foxeye Rollins 5. At dito sa taas, nandito yung model name. At syempre may warning. So magbasa muna bago mag rides. At tingnan nito guys, ang lapad oh. Ang lapad dito, tapos dito pabilog na siya. Ang sarap hawakan dito. Ang bilog, talaga promise. At ang ganda ng pagkakapintura niya. Kahit hindi siya smooth
welding. So pag tinignan ko sa malayo, akala ko smooth welding yan. Kasi sa ganda nung pintura niya. At yung head tube niya guys, may logo ng Fox Eye letter F yan. Akala mo tapered kasi nakaumbok dito. Pero yan ay straight tube pa lamang. Ayan. At integrated ball bearing ang ating headset. Ayan. At syempre dito tayo sa ating suspension fork. Ang suspension fork natin ay manual, may manual lockout. Ayan. Close open lang yan. Close open. Syempre sa kabila mayroon tayong preload. Ayan. Pampatigas yan ng ating suspension fork. Baka lang ating arc. Baka lang crown. Baka lang stanchion. Baka lang lower. Bakalkal. At ito ay sticker lang. Itong nakikita nyong Fox. Ay, napakasimple talaga ng design ng Fox ay na to guys. Promise. Kaya ako lalong na in love. At ang travel ng ating stanchion guys ay 112. Sumobra siya. Mula kasi dito hanggang dito sinukat ko yan. Kaya siya umabot ng 112. At dito tayo ngayon guys sa hubs niya. Yung hubs niya ano, medyo low profile. Maliit lang siya payat. Hindi kagaya ng iba kong nakikita na hubs, talagang mataba. Ito, medyo payat lang siya. Tapos parang makitid. Bakal tong ating hubs. Ball bearing pa siya guys. Then quick release. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Payat talaga siya compared dun sa mga nakikita ko na hubs. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na merong sabi nga nila. Reflectorized daw yan. Ayan, mga 20mm ang lapad yan. Tapos ang gulong natin ay compass. Yan yung sinasabi ko guys na may compass ka na, may gulong ka pa. Yan yung hindi ka maliligaw. Ayan. At ang size na yan ay 29x2.10. Ito yata tawag dito guys, ditong muddy. Ito pwedeng-pwede ito sa mga putik-putik. Yung ganitong spikes. Ayan. So pwede ka na mag-trail dito guys. Tamang-tama sa maulan na panahon ngayon. No? At syempre sa likod, ganun pa rin guys. Baka lang ating hubs na low profile. Yan ha. I mean talagang payat lang siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Quick release yan guys. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na 20m. At compass na gulong na 29 by 2.10. Ito yata guys yung tinatawag na skin wall. Ayan. At syempre dito tayo sa cogs. Dito ako guys nagulat. Yung kulay niya tingnan nyo guys. Oh. Isipin nyo kaset yan ano. Nagkakamali kayo. Ang ganda ng kulay niya. Akala ko din kanina kaset. Tapos yung tunog niya, akala ko din kaset. Ano? Napeke tayo guys. Pero yan ay threaded. Para sa akin walang problema guys kung threaded ang cogs. Ang ano lang naman doon, hanggang 13, 14 or 15 lang yung pinaka maliit nito. Pero guys, titingnan natin kung mayroong nakasulat. Pag walang nakasulat, bibilangin natin. Bilangin na lang natin ha. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And guys, sinukat ko yung pinakamaliit na ito, 13 teeth. Compare natin sa kaset, 11 teeth. So walang problema para sa akin yun guys. Hindi naman tayo mga ngarera. 11 teeth yung pinakamaliit. At 28 yung pinakamalaki. Ito, 28. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Ang ganda talaga nung ano natin guys. Sprocket natin. At syempre ang shifter natin ay L2. A3. Ayan, A. Yan. At syempre, ang ating pulley, standard size. Yan o, plastic. Ganon din yung isa nating pulley, standard size din yan. Tapos ang layo, ang haba, ang long. At ang ating kadena, may ano to, halong silver black. Silver ito, then dito black. Silver, ay, brown. Galing, oh. Brown, silver, black, silver, brown. Ang tatak nito, ano to? Bible? Parang Bible, guys, eh. Bible, say, 80. Yan. Medyo malabo mata natin. Di tayo nakasalamin. At, syempre, ang crankset natin, ito, ang ganda, guys, oh. Yung crankset natin, meron siyang cover na plastic. Ito. May plastic to.
May plastic din yung cover ng ating chainring. So siya tawag yata nila dito guard. Yan. Ang crank arm natin guys ay bakal. Ang chainring natin ay bakal. Square tapered, 170mm. 34 teeth kung daw nagkakamali ang ating chainring. Hindi siya removable yata guys eh. Oh, hindi nga siya removable guys. Naka one piece to. Yan. Itong chain arm, ano to? Ano, na may mental block tayo. Yung crank arm niya sa chainring magkasama na. Yan, magkasama na habang buhay yan. At ang ating stem ay stem. Ang ating seat clamp ay alloy. Seat post natin ay bakal, 27.2. 350mm ang haba. Okay lang yan guys, kahit bakal, walang problema yan. Nasa 20 yan. Ang ganda pa rin ng ating bike. At syempre, ang pedal natin ay plastic. Ay, ang lapad nito guys. Ang ganda ng pedal oh, ang lapad. Tapos may mga spikes din siya guys, pampakapit sa sapatos, sa katsinelas. At ball bearing ang ating pedal. Yeah, matibay din yan guys. Alagaan lang yan sa grasa. At ito, upuan natin guys. Ang ganda oh. Yan. Para siyang pamay pipe pero pa-curve siya ganun. Yan, pababa yun dito. Tapos mahaba na siya. Katamtaman lang yung kapal ng foam niya. Tapos katamtaman lang din yung tigas. Yan, medyo may kahabaan to. Tingnan nyo oh. Mm. Ang ganda. Wala siyang tatak guys. Kung tingnan nyo oh. Wala oh. So wala rin siyang daluyan ng ihi, wala rin siyang singawan ng utot. Pero diretso lang siya guys oh. Ang ganda ng upuan, napaka-simpleng tingnan. Pero ang lupit niyan, ang lupit niyo. At ito tayo sa handlebar. Guys, ngayon lang ako nakakita ng ganitong handlebar. Tingnan niyo ha. Oh. 'Di ba? Akala ko nung una BMX. Nakangas siya oh. So siguro ito yung high rise. Yan. Taas oh. Tapos bakal ang ating handlebar, 720mm yung haba. At ito pa guys, bago rin sa aking paningin, ragusa ang ating kamao stem. Kamao stem, yan. Nakaganon kasi siya eh. Na may tatak na ragusa, yan alloy yan guys. Yan. Mga ano to, 80mm. Ito. Tapos ang ating spacer ay iisa lang. Single lang yan. At ang ating dust cover ay plastic. Ayan, plastic nga na mataas to. Ayan, sana meron tayong makita na dust cover na slam. Yung pwedeng ipalit natin dito para mas bumaba pa yan. Pero itong spacer, pwede nyo iangat yan para bumaba yung inyong stem. At ang ating lever, ayan, naka-mechanical disc brake tayo guys. Upgradable to sa hydraulics kasi magkahiwalay si lever sa kasi shifter. Ang shifter natin ay L2A3 na 8-speed. Tapos, ang ating lever, ayan, ito, plastic to, ito, plastic. Tapos, ito, alloy. Ito. Ayan. Siyempre, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-1x tayo. Pero, pwede kang maglagay ng FD. Ayan, punta tayo ngayon sa kabilang side ng ating bike. Ito na, guys, yung kabilang side ng ating bike. Siyempre, ang madalas nating titingnan dyan ay yung rotor. Ang rotor niya, guys, ay 160mm. So, yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. At syempre, naka-IS mount ang kanyang mechanical disc brake caliper. Na ang tatak ay Baishun. Yan, Baishun. Baishun ba? Tama. Ayun, tama nga tayo, Baishun guys. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Naka-IS mount. So, para sa akin, okay lang ang IS mount. Mas gusto ko nga yan eh. Kesa sa post mount. Ganun pa rin, Baishun na IS mount. Ang adapter niya medyo malaki. At 160mm ang kanyang rotor. At yung crankset niya, yung crank arm niya guys, ganun din. Meron ditong naka-cover na plastic. Ayan. Ang ganda ng tingnan nito guys. Oh. So, palagay ko guys, wala na ako nakalimutan dito. Sulyapan uli natin. Ang ganda nito guys. Promise, thumbs up tayo rito. Ayan oh. So ayan na guys ang ating bike check video ng Fox I Rollins 5. Ayan. So nagkakahalaga guys ang 27.5 ng 7,950 pesos, at ang 29er naman guys ay 8,500 pesos. Ayan, sa mga mag-a-avail nito guys, magkakaroon kayo ng raffle ticket. Ayan, magpapa-raffle ang Bike Planet may kawayan branch. Kung hindi ako nagkakamali guys, meron silang raffle na Twitter
na bike. Ayan, so check nyo na lang sa kanilang Facebook page, guys, makikita nyo yun. At syempre, tumatanggap sila dito, guys, ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. Ayan. So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Syempre, ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Facebook link, at Google Maps sa mga gustong mag-avail na ito. Ang ganda, magaang sabot sa budget na Foxeye Rollins 5. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Road to 7,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!